Habang nag-prepare si Medi, nag-asa online class, ayan po, sipag. Naka-ano siya. Tandaan kasi nung bata ako, wala akong patience nung sa ganito. Pag nahilang ko, punit. Ah, yan na. Yeah! Case test. Di man nung napaso. Galing po ni Medit. Ayun po, nag-aaral pa yan, no? Sinasabay pa. Nilutuan pa tayo, grabe. Thanks, Medit. Gusto ka pa, Pinels? Yun, maaga po. Bili na po kayo ng turon ni Medit. Masarap. Approve. Sarap? Masarap pala yun. Ako sabi, ah. Puro sarap. Gawa ka pa, Sen. Hi, everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for this video, tayo po ay nilutuan ni Medi or kilala bilang Leche Flan Girl ng kanyang special flavored turon. So ayan, ipinangako po kasi sa akin dito ni Medi na lulutuan niya po ako. And sobrang po ako natutuwa dahil tinupad niya nung naanito po siya sa diet. So sinabi niya po kasi sa akin na once mag-visit siya dito sa diet, ay lulutuan niya po kami ng kanyang special flavored turon. Kaya sobrang ako natutuwa dahil napaka-thoughtful and napaka-sweet na bata nito ni Medi. And actually, napakasarap ng nagawa niya dahil itong special flavored turon na ginawa niya ay with bell pepper and cheese. And ayun, so first time ko pong nakatikim nito and ni Rab, well, actually, halos lahat po kami natumikim niyan ay first time pong nakatikim nitong special flavored turon with bell pepper and cheese. So ayan po, mapapanood niyo po dito yung aming preparation na ginawa. And syempre, tinulungan ko po si Medith sa preparation. And may kita nyo rin po kung paano po namin narrate itong ginawa ni Medith para sa amin. So ayan po, sana po mag-enjoy po kayo sa video na ito. Ayan po, oh, ang batang ito. Oh, nakiki. So, ito po ay pagluluto daw po tayo ni Medi. Flavored turon. Yes, ang kanyang recipe. Ang kanyang special recipe, flavored turon. Wow. Ito try nga din daw ni Rab, sinabi ko. Nag-edit si Rab sa taas. Lulutoan daw po tayo ni Medi. Ayan pala, pa-prepare si Medi. Bell pepper. Actually, excited ako kasi ito yung magiging first time ko makatry ng ganitong kasing flavored turon. Tinan nyo pa pansiste, habang nag-prepare si Medi, nag-asa online class, ayan po, sipag. Naka-ano siya, naka-ano na lang siya, earphones at nakikinig. At itong anak kong ito, nakiki. Ang mahal ko, nakiki si Boot na naman. Ano naman pang gusto? Jesus ko. Bantayan na po talaga itong batang ito. Mahilig na mag... Natutuwa pa po. Bilis lang po makapag-slice ni Medi ng bell pepper and cheese. So sa kanya po iwan yung sabay. Tulungan na natin si Medi. Ako na pong bahala mag-iwan-hiwalay nitong wrapper. Sa atin nalya po ang bumili nito sa palengke. Ba't makaka-LCC mo tayo? Dati na grade 12 po ako ata. Ang kalsit na naman laging ano. Saan? Umaga lang. Kasi naman, ano lang, hapon lang. Kaya ginagawa ko nun, pag umaga lang ang pasok ko, gumagawa ko ng turon bago pumasok. Tapos pag uwi ko po, lulutuin ko to si bibenta ko. Oh. Ito po mismo yung turon na to. Nilalakok ko dun sa may bitsara. Naubos man. Opo. Ang bilis, 30 minutes lang. Naikot ko. Pag ano, merienda time, ubos na yan. Ubos pa ko. Sipag. Mga 50 to ano, 70 pieces po ang ginagawa. Ano, ikwento mo yung ano, yung background nito, kung paano mo naisipan itong recipe na to. Yung ano po, nagkaroon po kasi kami ng ano, sa Entrep, parang gagawa kami ng business. Tapos ang ano po doon, ang kasama sa ano, yung dapat unique. Hmm. Tapos sa business plan po, dapat kasama yung uniqueness ng product. Hmm. Tapos yun, may ano, may friend ako na nagbi-business talaga siya. Tapos yun, pinuwento ko sa kanya na ano kaya ang pwede ko i-business na ano,
yung kakaiba. Tapos ano, mananalo ako dun sa ano namin, and trip sa ano po yun eh, parang competition yun lang buong ano namin. Sa school? Strand, opo. Tapos po yun, naano niya sa akin, what if try kong ano, gumawa ng turon, tapos lagyan mo ng ano, kakaiba. Kasi usual kasi na flavor ng turon, yun nga po yung langka, mm-hmm. Tapos yung ano. Parang siya lang yung idea niya na, what if turon? Opo. Pero dati ka lang gumawa ng turon before, hindi pa? Hindi, nag-start lang po ako dun. Sa lang. Oo. Tapos? Sa entrep. Tapos nung ano po, nagawa ko na siya. Tinry ko muna siyang ibenta sa school namin. Pag vacant, tapos dadala ako ng snacks. Kasi lagi kaming nagugutom. Tapos hindi masyadong masarap yung paninda sa kantin namin. Kaya? Kaya yun, yun yung naisipan ko. Ginrob ko yung opportunity na yun para ano. Para, benta mo pa. Benta-benta. Business mo pa. Tapos nung nagustuhan ng mga classmate ko, dun ko na siya ano, pinasok sa list ko na isasama ko dun sa ano, unique product na ilalabas ko sa ano, competition sa entrance na. Tapos may mga iba pa po, yung night chef na nagawan ko din po ng trade. Ano gusto yung naging ano nung resulta? Tanalo. Sa first round po kasi, halimbawa, ABM, UMS, may sa isang section po nila, sa isang strand, may isa pong mananalo sa ano, yung unique na product. Doon, yung nanalo? Mm-hmm. Pag ikaw lang magawa, kung isa, time-consuming ito eh. Opo. Namamalengke ako na ng, ano, ng mga 5. Tapos magpre-prepare ako ng mga 7. Matatapos ako ng 11. Weekend po yan. Weekend po. Sinupinta mo na ng... Na-start ka na niya ang benta? Opo, pag wala akong pass. Tapos, yung kita mo na doble. Yung puhunan mo. 40% po. 40%. Yung kita. Yung kita. Laking tulong na din yun. Oo, po. Pang baon-baon po dati. Kaya po ako nakakuha ng motor nung grade 12. Kasi sinasamahan ko po yung pag-aaral. Para sa family yung, wala pa naman po ako nung ano eh. Wala pa akong tuition. Kasi public po ako nag-high school. Tapos kung sa recycling mo pa yung pag... Tapos nagtinda-tinda pa ako. Matyaga ka lang talaga yung mga diskarte, sipag. Tapos nakita ko po na walang service si mama pag mamamalengke. Kaya sabi ko... Motor na lang. Oo, yung savings ko, kunin ko na lang ng motor para may ano na kami service. Tapos hinuhulugan mo pa yun, ano? Opo, hanggang ngayon po hinuhulugan. Isang taon na lang? Mahigit ba? Opo. Next year po, October. Tapos na ako. Hindi na lang. Ilang taon siyang binayari? 3 years. 3 years. Dalawang. Mas 2 years mo siyang nabayaran. Pagtitinda mo, ano? Pagtitinda na. Pati po yung cellphone ko. Yung logo lagan din? Natapos lang po yun ng February. 24. Ilang years din bayaran? 1 year po. 1 year. Sa pagtitinda, tapos work ko po yun. Yes, di ba? Survive na mo. Napagsabay mo lang. Pero... Kahit nag-aaral. Kapag invest ka sa mga kailangan mo. For school lang sa home. So, yun na po. So, dalawang wrapper ang ilagay ni Medi. Para sa... Tapos, kaunting sugar lang. Kaunting sugar lang. Dinip mo lang kaunti. Dayat-dayat. Ano? Bawal tayong shiny sugar eh. Dago tayo kay Coach. Paramihin na naman yan ang cardio, ano natin, workout sa ka. Abdominal. Ay, napagod ako yun. Times 4. Dati tatlo lang eh. Pinag-apat tayong set ng ano. Nakita niya yung kumain natin. Nakita kasi niya yung kumain kami eh. May matami siya ka-chicken. May chicken skin bawal. Yan to. Kanyang kabili si Medith o. Oh. Pack. Kaano. Magkasing ano lang sila, sukat. I mean, magkasing haba lang nilalagyan ng cheese. Kapag kinapalan kasi maumay din eh, no? Okay. Yung cheese din na masarap siya. Dapat ano lang talaga siya, pampalasa lang. Mm-hmm. Guys, so na-master ko na po ang pag-iwa-iwalay ng wrapper. I'm so proud of myself. Para hindi talaga siya napupunit. Nasa tamang pag ano, pagbibiglain. Dahan lang. Nasa paghaplos ng go. Tanda ko kasi nung bata ako, wala akong patience. Kaya pag-iwalay ka nito. Pag-iwalay ka nito. Punit.
Nakakawi ka pa, naubos yun, 2K. Tapos so by 600 kang tubo yung kinita ko. Ilang oras mo yun? 5 PM po hanggang 10 or 9 po. Depende po, kasi hindi kita yun. Oo, tinitinda ko po siya ng 2 days or ano, 3 days. Karang yung kinabukasan sa kanilang ubos. Depende pa ano kung kailangan ikitain yung tubo nun. Minsan, hindi pa sakto yung... Minsan, hindi pa sakto yung ano yung tubo. Kasi po, pag sobrang tumal talaga. Tinatawaran mo na. Tapos, malapit nang masira yung ano. Kaya pinapakain or pinapamigay na lang po namin. Kasi masaya. So, ilan lang po ulit ang lulutuin natin ngayon at titigman natin yung gawa ni Maddie. Pero tomorrow, lutuin natin para makatikim rin yung K-Boys. Sige natin bukas. Before mag-vlog, no? Yan, pa yung merienda yan. Yung snacks nila. Kasi marami lang naman yung ginawa natin. Pero ngayon ay, siyempre, tayo muna mauna. Kami na muna niya. Na-excite na pati akong tikman. Kasi kakain din naman kami mamaya eh. Dinner. Gusto ko na kasi siyang tikman. Pwede po ito kasi may sugar siya. Sige. Nagutan naman ako kay coach. Sorry, coach. Bawiin na lang po ulit sa ang oras lang gumagawa. Wala pa naman ano, 30 minutes pa lang naman. Kasi tulong eh. Kasi paano ka pa may tulong na. Pero mabilis lang talagang gumawa. Si Medin. Mabilis kumilos oh. Wow! Hindi nakakalimutan ko yung sugar eh. Pero lahat mo naman nalagyan. Pero dalawa lang yung hindi. So, bahala na po kung sino hindi nakakuha ng sugar. At least, ingat ano. Wala sugar yung ano nyo. Yung anyong turon. Nakaligtas kayo sa matamis. Ayan. Tapos, pagtabihin. And then, dalawang. Isa lang yan, nasa ba? Pinhinati mo lang yan sa gitna, di ba? So, pinhinati. Ayan. Itatabihin lang ganyan. Tapos, curry pepper niya. Hindi niya na nipis ang hiwa. And then, yun, kasi yung haba lang din ang slice ng cheese. Yung haba niya. Ayan, dapat i-dip ng kaunti. Pero usually, pag naano kayo ng mas gusto ng matamis, marami nilalagay niya asukal. Dinidip talaga yung buong sabah. Yan. And then, wrap it up. And then, ta-da! There! Dami-dami na oh! Ilang piraso na yan? Mga sa 2, 4, 6, 8, 10, 2, mga sa 15 na ba yan? Oo, oh, ganyan. Diba? Kibis, buong kibis, makakatikim yan. Magdawa sila sa tumo. Kibis, ano lang, magkano ang benta mo niyan? 15 po ang benta ko niyan. Okay, boys, 15 lang isa. akala niyo libre, ha? Hindi! Pinaghirapan to! Joke lang. Ilaw. Mo po, nagambukasara na naman po ng ilaw ang batang ito. Nakabrush up pati yan. Kanoo ka din talaga, mahal ko. Kanoo. Nagmana talaga ikaw kay daddy. Sige, bukasara. Bukasara pa more. Boinks! Ang taba ng pisngi mo. Kinamula ka ng liig. Kamu na yan, oh. Wala ka ng liig, oh. Tanyo po yan, oh. Lay-lay, oh. Wala ka din, eh. Kita yung liig ko, din liig. Yan na pa yung liig niya, oh. Kita na yung liig. Mahilig pa ka talaga yan sa saging. Basta maabot ng kamay, laglag. Pa. Basta maabot ng kamay. Kamay yan po, kinagang hurulog. Pinuhulog niya ang mga laman. Sarap ng saging. Ano na, delicious. Ayit lang. Sarap po. Ipito lang po tayo mga ilang piraso para matikman natin. So, dapat deep fry. Kailangan maano, mag-ano yung mantik. So,
sobrang init daw. Tapos in medium fire, mo siya sa low fire. Mga medium po. So medyo makimantika rin siya, ano? Opo, makimantika yan. Nakakaubos ako niya ng dalawang ano. Ganyang kalaki? Hindi naman. Hindi. Or yung sa bote? Siguro isang ganito. So yun na po. Ilalagay na ni Medi. Ang turon. Ayan, so wala na siya magtutuhin. Ayan na! Ayan na! Napit na! Yahoo! Ito balik siya. Nalagay ng cover. Tanay ka. Ito na ito yung mga ulam na dito. Ang masarap. Kitang-kita yung bell pepper. Ano na yung ano? Cheese na luto na. Ayan na! Taste test! Set, tara! Tikman natin! Baby ko, naroon. Nag-music ka na naman. Dance na naman! Dali, dance! Dali! Up and down ka pa, ha? Set, tikman mo dali. I-rate po from 1 to 10. Hindi ba yung pag-rate mo? Hindi mo pa naman ata ko yun. Yung pata kaya? Nakaya. Kaya na. Uy, buong mulat ah. Ano? Mainit pa kasi. Wala pang maano. Palalamig mo muna. Nasa ano siya pag malamig? Nasa ano mo pa? Pag hindi siya masyadong init. Mamaya, hindi maano rin siya napaso. Ay, nakikigiti mo. Ay, sipon. Pinatan ka. Unas. Anong lasa niya? Parang dynamite style? Sumahang talaga? Light lang. Light na ang hang. Sa hang. Wala. May kaunti. Konting-konti. Ah, yun na critic. Food critic na, oh. May konting ano? May konting touch ng... Spice. And then, ano pa nalasahan mo? Tell me more. Crunchy. Okay, malamang turon. Malamang turon yan. Malamang turon. And then... What else? Yung init, 10. Nasobrahan yung 10. 10 talaga. 10 out of 10 yung anong init. Ano? Kinain mo ng ano eh, bagong ahon. Palsa. Hindi siya makarate eh, kasi napaso siya. Na-excite ka eh. Okay, ako pala palamigin ko lang yung sa akin, at baka ako din pa yung paso. Ate, tara, i-rate mo yung turon. I-rate one turon na gawa ni Medi. Si ano? Si Sed. Napalso. Pamamaya na. Hindi siya makarate. Ito, oh, ito. Ang pala, napaso. Saan may ginagawa na? Napaso. Kasi dito, Sed. Painit pa ba? Hindi nakarate agad kasi napaso. Hindi lang pala niya pinakita eh. Pag gano'n lang siya. Tiniis lang niya po yung init, pero napaso talaga siya. Parang kap tirandila. Nagang-ganong-ganong ka. Sunog na sunog ba hindi? Dari hindi sino lang yan? Malanit. Malanit-lanit yan. Nung tatawaran ka niya no, ni Bibi. Malanit yan. Napala mo, Tito Sed. Mainit pa nga. Mamaya na nga, mainit pa. Baka matulad daw kay Sid. Tinan nyo po yung anak po, pinagpakialaman man ng Jewel Grab Jack Collections nila, mami at daddy. O, tinan nyo po. Pinagalilipat. Sige, panaghalo-halo na yan, mahalin ko. Ay, makulit na talaga. Ay, tinan nyo po. Ay, may palibre ab-ab pa. Ay, naku naman. Napupunta yan sa ano yung basa na. Kina, no, baby. No. Asensya na po sa makaka-receive na may basa. Joke na. Pinunasan ko naman na po agad. May amoy laway na yun ni Bibi. Nalagyan mo na ata. Yan. Ay, may pa rin. May kunting papalso pa.
Feeling ko mas maano yung lasa nito. Baka mainit pa ako. Mainit si Brace na isasara. Ano ba? Balik ko at masobrahan na akong kain. Bato na lang natin. Dito pa na ako ulit yung cheese. Parang mas masarap baga. Mm-hmm. Iba yung mamaya? Ang bango na. Karabi. Inamoy. Inamoy na lang. Nakakasura mag... Masarap na part na kapag... Tapos ko natitikman yung cheese. Mmm. Pili mo siya doon. Umang nalasa agad yung bell pepper, tapos pang huli yung cheese. Babawi. Tapos ang sarap nung sama, medyo manamis na miss. Ayun na, nabagas na yung lasa niya. Oo, masarap. Ano siya? Sarap? Mm. Masarap. Masarap. Paano, paano yung pag-ano yun? Paano yung pag-frog niya? Parang gochong. Sabi niya kanina. Ah, masarap kayo na. Ano? Itong sinot talaga. Sarap. In fairness. Hindi ko expected na pagano. Sarap. Ang bell pepper. Nababano ako. Nga ano ako na. Nababano. Naiintindihan ba yun sa Tagalog? Paano nababano? Paano naisipan yun? Yung bell pepper sa saging. Parang ano. Sinasaman ako ng friend. Hindi mo expected na babagay ano? Oo nga. Pag naisip mo, parang bell pepper tapos nasa turon. Di ba nila okay yung hindi pa sila nang nakatikin yan. Yung parang nagbuga pa sila. Pero pag tinry na nila yun, magiging sukit na sila. Ah, yun talaga ako. Gusto ko ba siya matikman kasi nag-curious nga ako. Sa mga bestseller daw ito niya. Ang mga sukit ko niyan, yung mga nagbibilyar sa bityara. Anong may tawag kayo dito? Flavored kulom. Flavored kulom. Galing po ni Medit. Yan po, nag-aaral pa yan, no? Sinasabay pa. Nilutuan pa tayo, grabe. Thanks, Medit. Gusto na pati, Nels. Hindi ko akalain na gantang... Naubos ko na nga. Grabe lang yung ano tayo. Food. Ngayon na-appreciate mo na, di ka na napaso eh. Gusto ko niya siya nakariyak agad. Ang sarap. Dukate, Nels. Yun, yung mga tagalaga po, bili na po kayo ng toron ni Med. Approve. Masarap pala yun. Pang, ano, Bicol. Bell pepper. Na hunte. Nabulod na ako. Alam ba ang term sa Tagalog ng nabulod? Nabano. Nabali. Bano. 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 Ano yung parang bano? Manibago. Oo, nalibago. Eh. Parang kumbaga sa nabulod. Bulod ata. Tagabulod, pag ano, di ba? Tagabulod. Basta, yun na. Masaya. Mayroon na yan. Nistress ako. Ang nagustuhan ko doon kasi ano, una mo malalastahan magating bell pepper. Ano? Masingaw siya sa bibig mo yun. Tapos, medyo manamis na miskonte yung saba. Tapos, pang finale yung cheese. Ayan, ang sarap. Ang sarap. Hindi siya bagay yung nag-aagaw yung lasa. Parang, balance ano? Ang galing. Hindi lang makauma. Oo. Fairness. Tsaka sakto lang yung lasa nung tamis na nilagay mo doon nga sa konting sugar doon sa saba. Well, kung ako pamipianuhin, mas okay na yung ganyan lang, yung konti lang yung kesa asukal yung kesa yung sobrang dami ng sugar para hindi ka maumay. Oo. Pag yung pang merenda talaga ganito, pero kung gusto niyo yung pang dessert, pwede yung damihan ng asukal. Pag nag-crib po kayong turon, punta na po kayo sa plaza, sa Binaga. True. Busy na po ako sa school, hindi ko na yan naluluto. Kaya yan, kaya yan. At least, at saka nakatuwa, sinare po ni Medith yung recipe. Para kung mamag-crave sa inyo dyan sa bahay-bahay. Pwede nyo gawin. Pwede nyo din po i-business. Sarap! Ako sabi ah. Puro sarap. Kuha ka pa, Sen! Sorry. Ano sabi mo, Sen? Ano kaya mo malasa niya pag ano, i-combine sa Jom's chili? Ang Jom's chili garlic? Tapos ano parang... chili garlic sa ano, turon? Sa flavored turon na bell pepper with cheese? Parang ano ah. Ewan ko lang kung hindi ka maganda si RCR nun.
Nilat yan. Hindi ko lang alam kung balik-balik kanya sa CR. Masisira ang chan mo. Papatikim po natin kay Rab. Wait lang, Medis. I-record natin para alam mo ang reaction ni Rab. In fairness, na ano ako. Nabilib ako sa lasa nito. Hindi ko expected. Yahoo! Lab! Makit ka lang, nakatulog ka na. Ano mo, love? Tikman mo yung tour na, flavored tour na ginawa ni Medi. Ano yan? With bell pepper and cheese. Sarap? Anong, expected na yung lasa? Hindi ka ba nanibago sa ano? With cheese siya na with bell pepper. Kakaiba, ano? Pwede pala ito. Rate mo from 1 to 10. 10. Ang galing na nililit. Hindi siya maumay, ano? Gustuhan ko nga. Sarap. Uubusin niya, oh. Uubusin niya yung taro, no? Uubusin mo, ah. Gustuhan mo, ah. Mahilig ka ba dyan? Sa saging, mga, ano? Turon sa kanin, banana cue. Mahilig po niya si Rab. Ayan, oh. Gustuhan ni Rab. And then, hindi ko ka-expected. Magugustuhan ko siya. Ang galing na combination. Kaya ba ito eh? Usually, baga lang ka, ano? Lang ka, ube. Ngayon ako nakatikin ng bell pepper with cheese. Perfect. Ang galing. Ang galing. Ano, mungguling? Mual, magaling. So, ayan. Maraming salamat po sa panonood nitong vlog na ito. And sana meron din po kayo natutunang bagong recipe nito pong special flavored turon. And sana once matry ninyo, ay magustuhan rin ninyo. Kasi for me talaga, masarap itong nagawa ni Medi. So, ayan po. Gusto ko nga po pala magpasalamat sa inyo sa patuloy po na pagsusuporta sa aking munting YouTube channel. Especially po sa founder po ng Kalinga, kay Papa Val Santos Matubang, kay Mama Ate Edna Vlogs, and syempre po sa aking asawa na si Kalinga Prab. Maraming salamat po sa buong suporta po ninyo sa Kalinga. And ayan po, mag-iingat po kayong lahat and God bless po sa inyo.